to the B, it's M to the B, it's M, 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 M to the B, it's M to the B, it's M to the B, bang. The B, it's M to the B. Merry Christmas everyone! Paskong Pasko na po dito. So ayun guys, ano, pasensya na kung di ako nakapag-vlog ng matagal na panahon. Kasi maraming nangyari, no? Like, you know, modules, ganyan. At sira kasi yung charger ko. Say hello to my new cat, Chester, no? So yan po si Chester, ang aking bagong pusa, no? Napulot lang namin siya sa, saan ba ito napulot? Sa kanan. Po yan. Kung ano po, nung napulot po namin yan, malaki po yung tiyan na medyo payat, tas hindi po siya nakakalakad ng maayos. Pero ngayon po, tingnan nyo naman, napakalakas naman po. Tapos kahit kanin, kinakain yan. Diba, Chester? So, ayun guys, ano, so naisipan ko na yung ginagamit kong Ducati, kinakalawang na ng husto. So, nandito tayo ngayon sa kwarto para kunin yung WD-40. Para tanggalin yung kalawang ng mga pumapalibot dun sa Ducati ko. So, yung Ducati ko na po yun is napakabilis talaga at napakalakas ng horsepower niya. Nakakakit siya sa bundok, nakakarating siya sa malayo. So, kailangan natin siyang i-maintenance like this. This one is a rust converter, ano, WD-40 po mga kaibigan. At ngayon nga ay masasaksihan nyo kung paano ko alagaan ang aking Ducati. So, punta tayo dun sa ating parking area kung saan nakalocate ang ating Ducati. So, let's go! Ito ang pinakamabilis at pinakamagandang vehicle na nakita ko sa buong buhay ko. So, check this out. What is that? Tribos. Wow! What the fuck is that? What's that? Time guys para tanggalin na ang kalawang ng Ducati natin, no? So itong Ducati na to is since 2013 pa po, and marami na tong pinagdaan ng pagsubok, no? Marami na siyang pinuntahang paglalakbay at hindi pwedeng pabayaan natin siya na mabulok na lamang. So So yun guys, katatapos ko lang sprayan, no, sprayan ng WD-40 ang aking Ducati, no. At ang ating topic for today is about the Philippine accent, no. Say it again, Dexter. Philippine accent. So nagkataon na nakita ko yung isang kanta sa Facebook, no. At ang title niya is Siguro naman alam niyo yung kanta na yun. At nakaka-entertain siya ng gusto sa paraang hindi ko gusto. Rhyme, bitch. Nga guys, tatalakayin natin kung bakit, anong problema sa dila ng mga Pinoy, kung bakit namamali sila ng pag-pronounce ng pangalan. Ha? Nabibiktima din ako niyan minsan. So ang kadalasang nabibiktima, no, ang pinaka-main target ng Philippine accent na pangalan is Joshua. Ha? Kasi si Joshua ay common siya na pangalan. At sa di sinasadyang pangyayari ay nami-misinterpret ito ng mga Philippine accent lover, no? Kaya yung Joshua na pangalan ay nagiging Joshua na lang, no? Joshua. Meron pang iba, no?
Hindi lang si Joshua ang nabibiktima niyan. Meron pa si Michael, no? Si Michael naman ay nabibiktima din ng Philippine accent sa paraang eto. So si Michael, no? Michael ay nagiging Michael na. Michael. So napakaganda ng ating accent na pwedeng-pwedeng ipagmayabang sa Southeast Asia. Alam niyo ba kung bakit? Kasi hinirang po, no? Ang mga Pilipino o ang Filipino itself ay hinirang na sexiest accent in Southeast Asia. Hindi ko sure ha, pero yun yung pagkakarinig ko. O yun yung nakita ko sa Facebook na ako, Southeast Asia o sa buong Asia, basta sexiest accent, napakabigat, no? Daig yung British accent ng water na water and yung mountain na mountain. So panis na panis na panis yan sa Pinoy. Philippines lang ang malakas. So ano pa nga bang words ang nagagamitan ng Philippine accent, no? So marami pa pong iba. Alam nyo ba na pag kumakain kayo ng matamis, eh magkakasakit kayo na tinatawag na diabetes. Yung diabetes po ay delikado, no? Ang diabetes ay pwede kang maputulan ng paa. So yun po yung diabetes. Yan po yung pinapayo sa akin ng lola ko dati na huwag kang kakain ng matamis kasi baka magka-diabetes ka. So yun nga, meron pang word, no? No, gaya na itong bahay na to. Dalawang palapag po ang bahay na ito. Yung nasa baba is ground floor. And itong pangalawang palapag is the second floor. Gets? So, ground floor, second floor. Bobo! Di pwedeng tawaging second floor kung mahal mo ang Philippine accent. Dapat second floor. Ha? S-I-K-A-N-P-L-O-R. So, nasa taas ako ngayon. Sumisigaw ako dito. Pinagtitinginan na ako ng mga tao. So, papasok na ako sa loob. Grabe kayo. Dahil naririnig niyo naman sa baba namin na Christmas song yung tinutugtog. So, naisipan ko na magsabit na ng mga kumukulay na kumukuti-kutitap, no? So, marami na kaming sabit-sabit dito sa bahay. Gusto niyo bang makita? Gusto niyo ba? Kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak, ganyan ang inda ng mga bumbilya. Kikindag-kindag, kukurap-kurap, pinaglalaroan ninyong mga mata. Kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak, ganyan ang inda ng mga bumbilya. Kikindag-kindag, kukurap-kurap, pinaglalaroan ninyong mga mata. Philippine accent.